Hello mga kabaykada at kapadyak. Sa video natin ngayon, mag-i-install tayo ng bagong headset na sealed bearing kung tawagin. Kasi medyo hindi na smooth itong luma na naka-install. Panoorin nyo po mga kabaykada at kapadyak. Marami kayong matututunan. At magkaroon kayo ng idea kung paano magbaklas at mag-install. Unang step, mga kabaykada at kapadyak, is tanggalin muna natin ang ating brake o preno na nakakabit sa ating fork o tinedor. Next step, mga kabaykada, tanggalin natin itong cap bolt gamit ang Allen wrench, at para matanggal din natin itong tinatawag na top cap. Pagkatapos, luwagan na lang natin itong stem para maalis natin ito sa tinedor. Ito mga kabaykada, tanggalin na natin lahat ng mga nakakabit sa ating fork tulad nitong mga spacers. Tanggalin na rin natin itong tinedor. At itong mga naka-install na lumang bearing, huwag po natin kalimutang tanggalin. Ayan mga kabaykada, grabe pala, kinalawang na pala ang head tube ng bike ko. Tanggalin natin ito ng malinisan. Grabe ng kalawang. Ngayon mga kabaykada, tanggalin naman natin itong tinatawag nilang bottom head tube cap. Grabeng kalawang. Buti na lang hindi ako nahirapan sa pagtanggal. Ang gamit ko pala mga kabaykada is flat screw lang. So ngayon mga kabaykada, baligtarin lang natin at para matanggal naman natin yung ibabaw. Yung ibabaw naman, ang tinatawag naman dito is top head tube cap. Pareho sila mga kabaykada na talagang kinalawang ng husto. Kaya dapat na talaga palitan mga to. So ngayon mga kabaykada, linisin natin itong head tube gamit ang WD-40. Sprayan nyo lang po, tapos punasan nyo po ng maigi para matanggal lahat ng kalawang niya sa loob, para pag mag-install tayo ng bagong headset is hindi na siya kakalawangin kasi malinis na. Pagkatapos, huwag nyo po kalimutang maglagay ng grasa. Ayusin nyo po yung paglagay ng grasa sa head tube
lalong-lalo na dun sa part na kung saan natin ikakabit yung top head tube cap at bottom head tube cap. Ngayon, i-install na natin itong bottom head tube cap. Dahan-dahan nyo lang po yung pagpukpok. Kung hindi po madadala ng konting pukpok is gamit na po kayo ng tinatawag nilang presser tool. Ito po, yun po talaga yung tool pang install ng headset. Pero kung kaya naman po is tulad nitong sa case ko po is hindi naman ako nahirapan. Okay na lang ng konting pukpok. Pero konting ingat lang po nang hindi po masira ang ating headset. Ito palang bottom cap na ito is nandyan na pala yung bearing niya sa loob kasi sealed bearing nga po ito. Hindi po tulad nung luma is nakahiwalay po yung bearing. So ito, pag sealed bearing, yung bottom cap at bottom at yung bearing is magkasama na kung mapapansin nyo po. Tingnan nyo. So ibaligtad po natin. Kasi kanina yung ilalim ang in-install ko. So baligtad natin nang ma-install naman yung ibabaw. Kung mapapansin nyo po itong top head tube cap, nandyan na po sa loob ang bearing kaya tinatawag siyang sealed bearing. Ayan. Pukpok nyo lang po ng dahan-dahan ng may konting pag-iingat para hindi po masira. Gaya ng sinabi ko po, kung hindi madadala ng pukpok is gamit po kayo ng presser tool. Kasi yung presser tool is yun talaga yung tamang tool na pang-install ng headset. Ito po, sa case ko po, hindi ako nahirapan sa pag-install kasi kita nyo naman po kung paano ko nilinis yung head tube tapos grinasahan ko pa. Kaya ayun, medyo hindi siya mahirap ikabit. So, linisin po natin yung tenedor, yung tube po ng ating tenedor para matanggal yung lumang grasa at yung mga kalawang na nakadikit sa kanya. Para pag-install natin sa ating bagong headset is malinis. Ikabit po natin itong tinatawag na fork crown race dito sa ating tenedor. Isa po ito sa part ng headset. Install natin ang tenedor. Ilagay natin itong compression ring. Mga parts po ito ng headset. Then, ito naman pong tinatawag na dust seal. Ayan. Ikabit natin. Then ilagay natin yung spacer. Pagkatapos ikabit nyo po yung stem na kasama yung manubela. Then ilagay natin itong top cap. Then ikabit natin itong tinatawag na cap bolt. I-align natin yung manubela. Tapos pag naka-align na,
pwede na nating higpitan yung ating stem. Then, ikabit natin ulit ang ating break. Ayan po, mga kabaykad at kapadyak, successful po ang pag-install ng bago nating headset. Mas maganda na siyang tingnan at I'm sure na mas smooth na ang performance nito compare ng old or non-sealed bearing headset. Salamat sa panonood. God bless po and stay safe always. Ingat po sa pag-ride, mga kabaykada at kapadyak.